umagang kay ganda uli sa atin mga kababayan ko. Ito ay aking part 2 sa aking ibabahagi sa inyo na istorya doon sa may pasahero akong sa may Chinese hospital. Huli ko nang nalaman mga kababayan ko na nasabi ng anak niya na galing pala sila dati sa Manila Hospital, kumbaga. Hindi daw niya alam kung bakit kinalkal daw yung bukol ng daddy niya. Kasi maliit pa lang daw yung bukol na yon at lumaki hanggang sa bandang huli na lumaki na yon. Sinasabihan na daw siya ng doktor, ang mami niya, ang pamilya niya na hindi na daw makakayanan. So lumipat sila ngayon sa Chinese Hospital. Paano yun sir, ang sabi mo, maliit pala na bukol? January, after na yun yun. January, hindi pa naman. So, nakumpayan ang daddy mo mga October, paano yun? November ba yun? November 2, oho. Tapos, nag-check up po siya dun. Oho, so, ang nangyari, umabot pa ang December, tapos... Inabot ang January. Ah, January. Uh-huh. So, yan mga kababayan ko, ano, ang nangyari sa daddy niya, no? Ginawan ko kasi ito ng part 2 sa istorya na to kasi may hinanaing ang aking pasahero, ang anak niya na si Brian, sir? Brian? Ah, Bernie, no? Sorry. Si Bernie na dapat tayo magiging aware na kung sakali man iwasan natin ang tinatawag na pumari lamang, no? Huwag ipakalkal yung mga bukol, kumbaga, kung hindi tiyak na magagamot. Kasi lalong lumaki daw yung bukol ng daddy niya at nahihirapan na daw ngayon matulog. O nakikita ko nga dito kabaya sa loob ng taxi ko, pati sa paghinga ng daddy niya. No? Yun ang sabi ni Sir Bernie, yung anak niya. Kaawa naman ako kabaya, no? So, pagdadasal natin sana. Ah, hindi na makakatulog kung humiga, sir. Si Sir Bernie ang nagsabi, hindi na daw makakatulog ang daddy niya kung nakahiga ang mga kababayan ko, no? Kawawa naman, no? So, ang atin doon na gagawin mga kababayan ko, tiyakin natin ang ating pagpapa-hospital na sa ating mga kababayan na may mga karamdaman, no? Kasi pag public, hindi naman natin sinasabi na hindi magaling, pero mayroon lang sigurong nangyari na hindi maganda. Kasi ang pasahero ko, si Sir Bernie, may agam-agam. Hinanakit siya usually. Kahit ako naman siguro, bakit pina-schedule tapos hindi matutuloy na. Yan ang sinabi doon sa kanya, sa hospital sa Maynila. Ilang araw kayo doon, sir, nakumpain ng daddy mo? Actually, hindi po lang kami niyan pa. Check-up lang. Ah, ganun ba? Tapos sabi mo, hindi... Pag hindi ko tatawagan, yes, sir, walang response kung kailan gawin mo. Ah, ganun po ba? Ganun pa lang nangyari. January 8, yun, pinabalik sila doon, Thursday. Opo, Thursday. Hindi pa ganun galaki. Tapos pinalgal. Tapos pinag-stay kami ng magtamag. Oho. Tapos kinabukasan, siyempre namaga. Tapos Friday ng hapon, sabi nila na hindi na daw nila kayang operahan. Operahan. So, ganito ganyan daw, hindi na daw kakayanin ng pasyente, masyado na daw malaki. Ah, ganun ba yun? Ang inano ko lang kasi doon, nag-commit kasi sila. Yun, oo. Operahan. Yun ang hinanaik ni sir, no? Bakit sila nag-commit, sinasabi nilang parang may katiyakan tapos bandang huli. Oo, oh, yun. Parang may kasiguruhan. Oh, may kasiguraduhan, tapos bandang huli i-back out nila, pauwiin daw yung pasyente. So shout out doon sa ano natin, Manila, no, o hospital. Hindi ko naman sinasabi na may mali din kayo or ano. Tiyakin lang natin na kung kaya o hindi. Kasi siyempre ang ating pasyente tulad nito kay ngayon, lalong lumala ang karamdaman. Kabayan, hindi na daw makahiga kung matulog, nakaupo na lang, nakayuko na lang. Tapos siyempre, wala nang exercise ang katawan, mahirap na maglakad. So, inaalala yan ni sir. Kanina nga sa pagsakay sa loob ng taxi ko, kawawa naman. No? Pero ganun pa mga kabayan, no? Hindi tayo nagbabago sa pagbigay natin ng tulong sa mga pasahero natin na may mga karamdaman. 50% discount sila sa patak ng metro ko mga kababayan ko. Tsaka doon sa ating mga vlogger, YouTuber, sabi ko nga kay sir, mag-vlog ka sir para wag naman na magkakasakit tayo.
100% sa patak ng metro kung ibibigay sa mga vlogger YouTuber natin. Luzon, Visayas at Mindanao, huwag kayong mahiya kung sumakay kayo sa taxi ko. Pupunta kayo dito at masakyan nyo ako. Huwag kayong mahiyang sabanggitin sa akin kung saan kayo pupunta. Talagang kakaroon kayo ng karamdaman. Katotohanan lamang, libre ko kayo ng metro. Kahit hindi pa tayo dati na monetize at wala pa tayong kita, sa ngayon, hindi pa tayo nakatanggap ng revenue, pero namimigay na tayo, mga kababayan ko. Kasi labis akong nasisiyahan habang nakakatulong ako sa kapwa natin Pilipino. Dito sa lokasyon ko ngayon, narito ako sa may Malabon, no? Robinson. Galing ako, kabayan, sa may Chinese Hospital. On the way ako dito sa papunta ng Hulu, Malabon. Sa dulo na ito, kabayan, no? Medyo may kalayuan na ng konti, pero ganun pa man, nagpapasalamat ako kay sir na hindi sila naisakay sa ibang mga taxi. Ako pa ang nagpapasalamat, mga kababayan ko, kasi nakakatulong ako sa kapwa. So, diretso lang tayo, sir, no? Apo. Shout out sa'yo, sir. So, ganun lang, kabayan, no? Ang aking parto na ibibigay ko sa inyo. Sa aking location ngayon na tinatahak dito sa Malabon at saka Lubang Street dito, sir. Ano to? Francis Street, no? Hindi po matraffic bilang isang taxi driver, traffic volunteers reporter, mga kababayan ko. Francis Street, tsaka dito sa may bandang sangandaan kami nanggagaling, kabayan, no? Hindi masyado matraffic sa location ko. Medyo moderate, mga kababayan ko. Shoutout sa ating mga OFW, inuulit ko, no? Sa ating mga bayani dyan, particular dito sa aking banggitin, mga kababayan ko. May nalista ko dito ng mga tumutulong sa atin. Itong mga special mention ko, kabayan, no? Taga, ano sila, kabayan, no? Sydney, Australia. Si Ruby Ang, si Rosebud. Ma'am Rosebud, ang ganda ng mga halaman mo dyan. Si Ruby Ang, vloggers ng Australia. Si Chicago, UEC, Ray Jackson. Sila ni Aikubo ng Japan. Tsaka yung taga-France natin, mga kababayan ko, na hindi pa natin nailista ang mga pangalan nila. Tsaka doon sa mga iba't pang natin, mga kababayan, na sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Napaka swerte ko sa inyo dahil tumutulong din kayo sa aking pagbablog. Maraming salamat sa inyo, mga kababayan ko, lalong-lalo na kay Ruby Ang, especially mentioned. Tsaka sa iyo, sir, Sir Bernie, maraming salamat sa iyo. Doon pa sa ating ibang mga vlogger, mga kababayan ko, shoutout sa inyo, no? Kayo mahiya pag ako ang nagiging driver nyo. Ibigyan ko kayo ng 100% na tulong kung sakaling dadaling ko kayo sa ospital. Huwag naman, no, mga kababayan ko, na magkaroon tayo ng karamdaman. Mas maganda pa rin wala tayong sakit. Pero kung hindi natin maiwasan na magkakaroon ng karamdaman at kayo ang magiging pasahero ko, wala tayong sisingilin kahit kunting metro. So doon sa atin ng mga kababayan, ha, Luzon, Visayas at Mindanao, shout out sa inyo. Umagang kay ganda dito sa ating bayan, Pilipinas. Maaari sa ibang bahagi ng ating mundo, gabi, araw, umaga man o madaling araw, pagkakaisahin natin sa salitang mabuhay tayo, mga Pilipino. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan ko. Don't forget to subscribe my channel, Buhay Taxi Driver Vlogger. Ito'y parto na, kababayan. Maraming salamat sa atin, mga kababayang Pilipino. Bye-bye, bye-bye. So, shout-out dun sa ano natin, no? Manila, no? O hospital. Umagang kay ganda uli sa atin, mga